So ngayong araw nga nangyari ang paglalaro ng Big 3 o Super Team netong Brooklyn Nets. Kalaban nga nila itong Cleveland Cavaliers. Bago pa nga ang laban nila na ito ay nanalo na sila ng 4 straight at nanalo sila ng 2 straight kasama si James Harden. So ngayon nga ang first time na inaabangan ng lahat ang paglalaro nila Kyrie Irving, nila James Harden at ni Kevin Durant. Gusto tingnan ng lahat, gusto nang makita ng lahat kung ano ba ang kanilang capability pag naglaro silang tatlo. At ngayon nga yung nakatakdang panahon, naglaro nga sila na magkakasama. At ang stat line nilang tatlo, etong si Kevin Durant ay kanilang leading scorer with 38 points, 12 rebounds, tapos 8 assists. Naglaro nga siya ng 50 minutes. Grabe, kasi nga umabot ng 2 OT ang laro. Tapos si Kyrie Irving, meron 37 points, 2 rebounds at 3 assists sa 48 minutes na playing time. Tramang si James Harden ay may triple-double na naman for the 3 straight game with 21 points, 10 rebounds and 12 assists. Siya nga ang pinakamatagal na naglaro dahil meron nga siyang 51 minutes na paglalaro. Pero naman sa kabila, itong Cleveland Cavaliers na umiscore nga ang kanilang young star ng 42 points. At ayan nga ay si Colin Sexton. At siya lamang ay may playing time na 38 minutes. Kumpara mo yun sa Big 3 ng Super Team ng Brooklyn Nets, ay napaka-onti nga lang ang kanyang nilaro. So hindi na tayo magpapakatagal-tagal pa, pag-usapan na natin kung ano ba nangyari sa game. Mabilisan lang, ang problema na itong Brooklyn Nets ay yung depensa nga nila ay basura. Hinayaan nilang tong team ng Cavaliers na iskoran sila ng 147 points. Sipin nyo na, ang kanilang ina-average lang na binibigay sa kalaban na puntos ay 115 a game. Tapos itong Cavaliers, hinayaan nilang umiscore ng 147 points. Hindi naman ako nag-hate sa Brooklyn Nets, pero ayun na nga ang aking napansin. Yung depensa nila ay sobrang hindi maganda. Merong mga open shots na nakukuha ang Cleveland Cavaliers, may mga open na layup, tapos open threes, parang hindi sila masyadong nagro-rotate at nagko-communicate, kaya nga't napabayaan nila yon. At isang point pa nga sa laro, umabot pa sa 14-point lead ang kalamangan ng Cleveland Cavaliers. Again, sa Big 3, di ba? Grabe, 14 points. Eh ano ba naman yung Cavaliers? Hindi naman natin minamaliit yung Cavs, pero Cavs yun, di ba? Alam natin na hindi ganun kagalingan ang kanilang player kung ikukumpara natin dito sa Brooklyn Nets. Buong game nga, itong Brooklyn Nets ay hindi masyadong lumalamang. Panay Cavaliers ang may control ng game. Pero pagdating sa fourth quarter, itong Brooklyn Nets nga ay nag-improve sa kanilang paglalaro. Hindi lang sa kanilang opensa, dahil nung mga first and second, third quarter nga ay hindi ganun kagalingan ang opensa nila. Parang panay isolation ang kanilang ginagawa. Pero pagdating na late in the fourth quarter, nag-improve na nga ang opensa nila. Nag-improve pa ang kanilang depensa, kaya nakahabol sila at natie nila ito. Umabot ito sa first OT. As nag-umpisa na si Kevin Durant nun, siya na ang nag-take over, pati na rin si Kyrie Irving. Kaso nga lang itong Cleveland Cavaliers ay hindi talaga lumalayo. Ang ganda nga ng kanilang ball movement, nakakuha sila ng open shots. Kahit kakaunting ball movement lang ay makakuha sila ng open shots. Dahil itong ang Brooklyn Nets ay hindi ganun kagalingan pagdating sa kanilang rotation at sa kanilang communication. Tapos hanggang sa umabot na sila ng second overtime, nakamintis nga si Kevin Durant ng possible game winner. At dito na nga nag-umpisa itong si Colin Sexton. Alam niyo ba, iniscore niya ang last 20 points ng Cavaliers. Siya ang umiscore. Sipin niyo, di ba? 127 pa lang ang score noon. Tapos, iniscore na ni Colin Sexton hanggang sa umabot sila ng 147. So, take over mode talaga ang ginawa ni Sexton. Halos nakashoot nga siya ng 3 to 4 threes na sunod-sunod. Sa harap pa yun ni Kyrie Irving at pati ni Kevin Durant. So, talagang hindi nga siya nagmintis noon late in the second overtime. At dun nga, ayun nga ang dahilan kung bakit nanalo ang Cavaliers dito sa Brooklyn Nets. Inispoil nito ni Colin Sexton ang debate ng Big 3 ng Brooklyn Nets na si Kyrie Irving, James Harden at pati na rin si Kevin Durant. So quick summary lang sa buong game, itong Brooklyn Nets ay yung depensa nila ay hindi kagandahan. Hayaan mo ba naman ang isang Cavs team? Again, hindi na natin dinidisrespect ang Cavs, pero bakit hayaan na iskoran ka ng 147 points sa isang laban, di ba? Grabe, nakaskore nga sila ng 135 points, pero kung hindi sila maglalaro ng depensa, hindi nila gagalingan doon, walang mangyayari. Kakayanin nilang manalo by offense lang sa mga iilang games, pero pagdating sa playoffs, pagdating sa mga magagaling na team na kanilang match up, ay syempre kailangan nilang maglaro ng depensa kung gusto nilang manalo, di ba? Again, hindi to hate sa Brooklyn Nets, para mga constructive criticism lang ito. Pero at the end of the day guys, this is just one game out of the 72 games na nakaschedule para sa Brooklyn Nets. Hindi tayo dapat mag-overreact sa isang game. Alam natin, lahat ng bagay ay pwede magpalit o magbago sa NBA. Baka mamaya biglang maging top defensive team tong Brooklyn Nets kapag na-figure out na nila ang kanilang kailangan gawin.
So let's not overreact. Lahat ng sinabi ko dito ay based lang sa laban nila sa Cavs. At hindi ko rin sinasabi na ang Brooklyn Nets ay buong season na ganito maglalaro na pangat ng depensa. This is just one game, guys. Don't overreact. At bigyan rin natin ng credit itong si Colin Sexton. Grabe ang kanyang performance ngayon. Kung hindi nyo nga ito napanood ng live, ako, nire-recommend ko sa inyo na panoorin nyo na lang ang kanyang highlights. O kung may access kayo na manood ng full game, panoorin nyo. Napaka-enjoyable ng kanyang performance ngayong araw. So yun lamang, guys. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!